kapuso. Good morning sa inyo. O, diba? Hindi si Britney Spears ang nakikita yung mga kapuso, kundi si Bubay po na may kalong-kalong na nakailang kilong. Ay! At talagang super exciting po at ang ating umaga ngayon dahil exotic animal po ang ating ibibida sa inyo ngayong morning po dito sa unang hirit. Dito lang po yung sa unang hirit, mga kapuso. Kaya nyo ba to? O, diba? Mga hayop po na pwede nyo pong gawing pet. O, diba? Ang bongga. Kaya naman, eto na. Eto na si Kuya. Ay, ipapakilala ko na sa inyo yung mga pet na pwede nyo pong alagaan. O, diba? Mga pet friendly. Ay, Kuya, ang bigat mo pala. In fairness, ha? Anong pangalan niya, Kuya? Si Cheesecake. O, diba, ang bait ni Cheesecake talaga naman para ako nag-exercise. Unahin na natin, mga kapuso, ang aming papakilala sa inyo, syempre, sa mga fans dyan ng Game of Thrones. Aba, kung gusto nyo pong, aba, mag-alaga na parang mga dragon-dragon na ganyan, aba, meron sila ditong dragon na pwede nyong alagaan, pero hindi po yan bumubuga ng apoy at lumilipad. Okay? Ang tawag po dito ay Bearded Dragon. At para tulungan tayo ipakilala, of course, para mas makilala natin ang Bearded Dragon na yan, makakasama natin si Sir Alan ng Full Scale Reptiles and Exotics. Ayan. Hi, Sir Alan. Good morning. Good morning, good morning po. Ayan. Ito, papakita niya sa atin ang kanilang Bearded Dragon. Ang cute-cute! O, oh, diba? Ayan. Ayan. Friendly po sila. Yes, friendly. Alan. Pero okay. Ano lang sila minsan na they get startled and magugulatin din. Pero, yes. So, kumusta naman po ang kanilang behavior po? Ang behavior nila, so wild, territorial sila, lalo mm-hmm. na yung mga males. They bob their head to show the sign na agresibo sila. Yes. And desert animal po sila. So, ah, desert so, animal. Okay, ayan. Hindi naman po sila nangangagat or something ganyan. So wild nangangagat, pero pag captive po, naaalagaan naman po sila. Oo, kagaya na lang nito nangyayari ngayon. O, kita nyo ano, diba? Ang tahitahimik niya lang, napakabait. Okay, eto. At next naman natin ipapakilala sa mga mahilig naman dyan at fans ng Mutant Ninja Turtle. Aba, meron din silang turtle dito. Ayan, eto ang kanilang mga pagbong. O, diba? Ang pangalan po ng inyong turtle po dyan. It's called Mata Mata Turtle. Mata Mata Turtle. Ayan, eto ang kanilang Mata Mata Turtle. Pwede rin po siyang hawakan. Okay, diba? Ang cute-cute ng mata-mata turtle. Kung may mata-mata turtle, mayroon po bang ilong-ilong turtle? Wala po. Pwede rin kasi has a pointy nose. Pointed nose, yeah. O diba? Kumusta naman po, ano naman po ang behavior po ng isang mata-mata turtle? Sa Amazon sila nakikita. So, mm-hmm. they mimic the logs and dead leaves. And their diet, ang kinakain po nila ay isda. And the way they eat it is parang vacuum po. So, ibig sabihin po nito, sir, kung anong kulay nung ano, ganun din naging kulay nila. Ganyan na to talaga sila. Nag-a-adjust. To adapt the... Yes. At ang lifespan po nito ay? 10 to 15 years. 10 to 15 years. O, diba? Pwede siya maging teenager pag nang 16 na siya, diba? Ay, ang haba pa ng liig. Yes, parang vacuum po siya. Parang vacuum talaga. Okay, at syempre, bukod dyan, eto naman, meron sila ditong gecko. O, diba? Pwede rin alagaan yan, mga kapuso. At nakita ko, napansin ko po, iba-iba yung color nila. May color green. The gecko is okay. Right here. Ayan, yung kanilang gecko. Oh, look at that. Okay. Ito po, sir. This is a green iguana. This is the green iguana. Green iguana. Yes. So, we have one here. Patingin nga po niyan. Ayan po. Ito po ang kanilang green. Ay! Medyo jumpy siya. Kakaiba so naman ang kulay. Kulay blue. Bakit yes. kulay blue pang iguana na ito? So, jeans minsan, na ano nila yung breed na tweak nila. Mm-mm. Pero sa wild, they don't really occur this. Yung kulay na ito, hindi po nakukuha sa wild. So, wow. Pero green, Mexican green iguana po talaga. Mexican green iguana na po. O, mamaya marami pa tayo makikilala ng mga pets, of course, na pwede pa natin maalagaan. Ay, umakyat siya sa ating camera. Ayan, babalik po kami mga kapuso. At meron pa pilit yung mga ito, mga kapuso, ha? Kaya huwag kayong mag-alala sa mga yes. gustong mag-alaga. Yung mga kaukulang permit po, we provide po ito at lahat po ay nagdaan sa legal na proseso. At kung mag-aalaga po kayo to make sure, research nyo lang po ng maigi ang pag-aalaga. At make sure you have the love and passion to Correct. Keep these animals. Correct, love and passion ang kailangan at knowledgeable tayo sa pag-aalaga ng mga ganitong klase ng hayop.
Pet friendly naman tayo. Kaya naman magbabalik po kami mga kapuso. Marami po kami papakilala sa inyo mamaya. Hi, baby girl. What's your name? Blue. Blue. Pinag-isipan ang pangalan. Ayan! Okay. At eto pa ang iba pang mga pwede nating maalagaan. O, diba? Diba? In the morning, mga kapuso. Look at that. Oh, ano ang pangalan nyo, sir? Yan ay ball python. These are ball python. Yes! Ayan mga kapuso, tuloy-tuloy pa rin pati pakisaya sa aking mga pet-friendly friends kagaya na lamang itong aking ball python na hawak ngayon ha. Ito ha mga kapuso ha. Ang ahas po ay isa-isa mga low maintenance pets at hindi gaanong alagain dahil pwede po silang pakainin kahit once a week lang. Kagaya na lang isang buong manok kaya rin po nilang kumain nang aabot sa 5 buwan, di ba? Hindi po Sir ano, Ariel, kasamaan pa rin natin siya ng full scale. Ay, Sir, iyan ang full scale reptiles and exotic. Habang kinakabahan ako sa ahas na to. Pero okay lang po naman po, Sir, di ba? Ayan. Okay, Sir, napapansin ko po, tuwing umuulang po naglalabasan po yung mga ahas, ayan, sa ating mga kapuso dyan, ano po ba yung dapat nilang gawin kung sakasakali po maka-experience po sila minsan na bigla silang may makitang ahas na lumalabas, kagaya na lamang po nitong ahas na nandito sa ating floor ngayon, ayan. Yes, technically, kaya sila lumalabas dahil nabubulabog yung kanilang lungga at kumikirahan. At kung may nakita po kayong ganitong reticulate python or ahas in particular, remain calm, don't do anything. Huwag magpanik. Magpanic, okay. And cover a cloth para hindi rin po ma-stress yung animal. Huwag niyo pong sasaktan at papatayin or do any harm. Yes. Dahil po, mas takot po sila sa tao kaysa sila yung takot sa atin. Ayan, at sino po dapat ang tawagan pag ganyan po may nakita tayong sawagan? Tatawag po tayo ng mga barangay or professional yung exotic pet handlers. Yeah. Ayun, yung mga may nakakaalam tungkol sa mga ganyang hayop. Exactly. At syempre, meron pang ibang pwedeng alagain natin, mga pwedeng mga hayop. Pagay na lamang nito, napaka-cute na cute na! Pac-Man Frog from South America po. Ano pong pangalan? Pac-Man Frog. Pac-Man yes, Frog? Yes. Ano naman yung tuktong ba to? They resemble the Pac-Man. Ayun, kulay green. Kulay green siya. Yes. Ayan. Hindi ito yung lumalabas sa tag-ulan. Hindi po, ang karaniwang frog po ito na matatagpuan lang po sa Amazon Rainforest. Yes. So, paano naman po yung tamang pag-aalaga po nito, sir? Kailangan lang po is clean yung water niya. Clean the water. And feed him once a week kasi ambush predator po sila at naghihintay lang sila ng pagkain na lumapit sa bibig nila at sasakbalin po nila ito. Ayun. O, diba? Ang dami nating nalaman, mga kapuso. Maraming salamat po, sir. Thank you so Ayan, much. Ayan. Ang cute-cute akin na lang to, ha? Oh, sure. Pwede i-kiss? Pwede. Baka maging baka lumabas si Prince. Ayan mga kapuso, babalik po kami. Ayan o, ito din mga pwede natin alagaan. Ngayon, lalo na ang ulan.